Welcome to the Exploring the Nature gear review. So this is a two-person tent, Coleman Skydome tent with full fly vestibule. This is a very spacious for one person, and as you can see mga kabricks, naglagay ako dyan ng lamesa at upuan para makapag-relax sa loob. Yan. At ang aking sleeping bag, kasya naman sila lahat. So, may dalawang ventilation to, magkabilaan, left and right. Those are good for ventilation during winter and summer month to avoid the condensation. So, nakaupo ako nito sa pinaka-entrance ng tent. So, kung nakikita nyo, yan yung vestibule. Kaya gusto ko to dahil very wide and protected ka kung umuulan or nagsisnow. So, nakakapag-relax ka pa rin. Ayan. So, makakapagluto ka kahit nasa tent ka at may enjoy mo yung view while you're cooking kasi protected ka sa snow or sa rain. So, may ridge line or rope akong nilagay dahil sobrang hangin during the time na nag-camp ako. So, apat ang included dito sa tent. So, lahat sila nilagay ko to secure the tent. Kasi nga, sobrang hangin. I think secured naman siya. Pero, sana lang anim yung nila, rope. Or, mas mahaba ang rope nila. Ito yung likod ng tent, mga kabricks. Dito sa corner na to, wala ng rope kasi ginamit ko na doon sa entrance door ng ridge line niya. So, the downside when I bought this, because this is a second hand, they don't have a stick. So, I bought this in Canadian Tire. This is for winter. So, I should buy another pair or one pack. This is 4 pieces in one pack, so it will hold up your tent, and it's good thing I bought this one because it's so windy. So I put a lot of wood just to hold up the tent. This is not really good. It's already bent. So, ito mga kaburks ang ventilation sa labas. Yan. Masyadong nakadikit doon sa body niya, yung tent. So, ngayon ko lang dito itong part na vestibule, itong nakalaylay na to. Sana lang nilagyan pa nila ng velcro to secure that doon sa tabi ng ridge line, ng rope. So, pero overall, masaya naman ako sa pagkakabili ko ng tent na to as a second hand dahil mas cheaper siya pero it works well doon sa presyo, sa intention or purpose ko sa tent na to. And one thing, this tent doesn't have a footprint, so I put some mylar tarp. This is from Canadian Tire. And also the
This tent is lots of ventilation. This is all mesh. This is good for summer because it's a lot of mesh. So that's why they don't recommend this during winter because it's a lot of mesh. Usually they use this kind of material, so it cover the whole body and just only a few mesh to retain the heat. So itong tent na to, mga kaburks, kakaiba sa mga ibang tent na nagamit ko. Ito may bola to na ang lagay niya parang basket. So ito tinuturo ko para yun sa vestibule. So it's same thing to the other side. So I will try to remove it by one hand. The ball that's connected to the tent. So yun yung ball niya. Dali lang tanggalin. So punta naman tayo sa kabila para tanggalin yung isa pang pole. So dalawa lang dito, mga kabricks, ang tatanggalin nyo. Yung sa part lang ng entrance. Kasi doon sa likod na pole, both of them are connected sa tent. So kaya nga sinasabi ko, madali lang tong i-setup dahil dalawang pole lang. So ito, tinuturo ko, connected yan. So hindi mo yan matatanggal. So both side yan doon sa likod ng tent. So ang gusto ko pa dito sa tarp na to, mga kaburks, ay may strap siya, velcro, para yung pole mo all together sa tent. Para guidelines lang siya kung saan mo ilalagay. So ang ginawa ko dito para magka siya sa bag niya, pinagpantay-pantay ko na yung pole at tarp. So habang nirarolyo ko siya, magkapantay na sila. So dito ko na hirapan ibalik tong yung outside na tarp. So yung tarp vestibule, as you can see, masyado siyang bulky. Yan. Kasi isa pa doon dahil malamig, kaya mahirap siyang i-fold at may matigas na yung tarp. Yun. So, kailangan lang i-squeeze masyado. Sana lang humupa ng konti ang hangin. Oh my God, oh my God, oh my God. Bis. Sana humupa ka. Yanig ang bahay. About naman kung gaano siya katibay, mga kaburg. So, as you can see, mahangin na nag-camping ako. 40 ang gas nito. I think kailangan lang talagang i-secure ang tent. Nakatulong yung stake niya to secure yung four corners at yung ridge line niya. So, pag labas-pasok naman, madali lang dahil very wide yung entrances niya. Hindi ka mahihirapan pag labas-pasok.
So ito, dahil nga winter, mahirap tanggalin ang sapatos. Pero madaling lumabas pa sa tent. Pagsara naman, madali lang. Makikita nyo naman, smooth yung pagsara ko ng zipper. I hope nag-enjoy kayo mga kaburk sa first gear review ng Exploring the Nature 101. So, abangan niyo pa yung mga ibang gamit ko na matagal ko na ginagamit at re-reviewin ko din sila. Thank you for watching mga kaburk. See you next time. Kumusta pala mga kaburk ang Pasko nyo? Hopefully, New Year ay maganda rin ang pasok ng bagong taon. Huwag niyo palang kakalimutan mag-like and subscribe.